May isang kwento tungkol sa isang babae na may alagang kambing. At nung minsan, pinakawalan niya yung kambing niya para ito ay kumain ng damo. Kaya lang, ito pong kambing napunta doon sa hardin ng kapitbahay niya at kinain yung tinanim na mga bulaklak nitong kanyang kapitbahay. Nagalit itong babae na kapitbahay niya. Alam niya pong ginawa, pinatay yung kambing, binaril niya. E nagalit ito pong may-ari ng kambing. Anong ginawa? Pinatay yung pumatay doon sa kambing niya, binaril siya. E siyempre, nakita po nung mister, pinatay yung misis niya. Anong gagawin nung mister? E di binaril din yung namaril doon sa misis niya, patay. E nung nakita nung mister, pinatay yung kanyang misis, anong ginawa? Binaril yung namaril doon sa misis niya. E ngayon po nakita ng mga bata, patay yung mga magulang nila. Anong ginawa? Sinunog yung bahay habang natutulog yung mister. E nakita ng mga kamag-anak, anong ginawa? Gumanti. Ganon din ginawa. Sinunog yung bahay. At nagkagulo-gulo na po. Bandang huli, nasusunog lahat ng mga bahay. Napakarami mga patay, nakahandusay. Dumating yung mga pulis. Nabigla sila sa nakita nila. Ang daming patay, ang daming sunog. At nagtatanong sila, anong nangyari? Merong isang maliit na bata nakakita sa lahat ng nangyari. At sabi po ng bata, ang nangyari po, pinakawalan yung kambing, pinakawalan yung hayop. Doon nag-umpisa ang lahat. Sinong may kasalanan? Yung kambing? Yung hayop? Hindi yung kambing, hindi yung hayop na yon. Kung hindi yung hayop sa loob ng tao. Di po ba? At ang hayop na yon may pangalan sa atin. Kasamaan. Yes, we have received the Spirit of God. Remember in Genesis, God blew His Spirit in us. Tinanggap natin ang hangin galing sa Diyos. Pero pumasok din sa sangkatauhan ang kasamaan. Ngayon, nasa atin kung ano ang papakawalan natin. What should we unleash in our life? The good spirit or the bad spirit? Many times, the bad spirit bounds us. As we have heard in the gospel, that woman suffering, being bent, siya po'y baluktot, siya'y may sakit, sabi ng ating Panginoon. Siya po ay parang kinulong, tinali ng masama. Siya'y bilanggo ng masama. Pero ang Diyos, anong ginagawa niya? Ang Diyos, nilalaya niya tayo. Pero yan ang problema natin. Madalas, hindi po ba? Baliktad ang ating ginagawa. Imbis na palayain natin ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, yung masama ang pinapabayaan natin na malaya. Hindi po ba? Habang naman ang mabuti, siyang kinukulong natin, siyang tinatago natin, siyang hindi natin pinapansin. Kamukha din sa narinig natin sa kwento. May taong may sakit, gumaling, imbis na maging masaya, magpasalamat, itong namumunok ng sinagoga. Anong pinakawalan niya? Yung kanyang galit. Naiinis pa siya doon sa ginawa ng Diyos dahil daw lumalabag siya sa kautusan tungkol sa Sabat. Pero saan nanggagaling yung inis na yon? Nanggagaling doon sa kasamaan na nasa puso niya. Di po ba? Na dapat maging mas masaya. Meron nga ang gumaling, meron na pabuti. Pero tignan niyo, mas nagtatagumpay pa, mas lumilit na yung masamang loob. Kasi yun yung pinabayaan niya na lumaya. Mag-ingat tayo. Pag pinapabayaan natin yung masama, siyang lumaya. Kasi aabusuhin ka niyan. Kasi palagi kang ikukulong niyan, puwersahin para pagpatuloy yung masamang gawain. Kaya nga, yung mga adik na sa panginginom, sa alak, kahit na may sakit, di ba? Hindi pa rin tumitigil. Yung mga nambababae, kahit na umiiyak na yung misis, nakikiusap na yung mga magulang, kahit miserable na, nadidepress na yung mga bata, sige pa rin na sige doon sa kanilang pambababae. Di po ba? Kahit na wala ka ng pera, naubos na ang iyong kayamanan, puro utang na lang, sige pa rin ang sige sa pagsusugal. Nagpapatuloy kasi pinabayaan mong lumaya, kumawala yung masama. Tinatali mo yung mabuti. Eh kung baliktarin kaya natin, subukan natin palayain ang Espiritu ng Diyos na tinanggap natin. Ano kaya ang mararanasan natin? Ano kaya makikita natin sa mundo? Di po ba napakaganda? Wala na sigurong nag-aaway, wala na sigurong gera, wala nang mamumulitika, wala nang magugutom.
wala na pong malulungkot, walang iiyak. Siguro, magiging magaan ang ating buhay, magkakaroon ng kapayapaan. Yan ang kailangan nating piliin araw-araw. The choice, what to untie and unleash in our life. The Spirit of God or the Spirit of the Evil One. Mag-ingat, dahil pag pinili mo yung masama, hindi ka titigilan yan hanggang hindi ka mamatay. Pero pag pinili mo naman, palayain ang Espiritu ng Diyos, palayain ang kabutihan niya. Yung pagmamahal, yung malasakit, magbibigay ng buhay, magbibigay ng tuwa, magbibigay ng kapayapaan.